Hello, hello, hello. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang umaga, hapon, gabi, lahat ng oras po, lahat ng mga Pinoy na nakikinig sa ating programa. Diyos ti Agnina, kada kayo amin, Apo. At magandang araw sa ating lahat. Pagpapatuloy po ng ating programa tungkol dito sa ating pag-prepare. Alam mo, dito po sa ating bayan, sa ating bansang Pilipinas ay nasa kapareho din po ng nasa ibang bansa. Eh. Tayo po ay nakulapula ng pandemya. So, ngayong araw po ay napakahalaga dahil meron po tayong mga panauhin na mag-share na po ng mga kanilang kaalaman, yung mga eksperto sa field ng pagliligtas ng kapwa-tao. Unahin ko na po yung ating kapopromote lang na Police Lieutenant Colonel Dudes Raymond Santos. Palakpakan po natin. Nasaan yung clock? Okay. Doc Dudes, congrats. At si Doc Dudes po ay expert sa larangan ng disaster management, disaster medicine, at siya po ay nasa kasalukuyan pong chief ng emergency room ng Philippine National Police Hospital. Okay? Doc Dudes, pabati lang muna bago ko introduce si Good morning, good evening, good afternoon sa lahat na nakikinig. Magandang araw sa inyo lang. Okay, hinahatak natin si Doc. Medyo busy rin ang mga sa binabantayan at saka dun sa mga iba pang mga for promotion kasi kailangan yung kanyang signal para ma-promote yung mga ibang yung mga officials ng PNP. Okay, standby lang Doc Dudes at tayo. May mga tatalakayan tayo na maraming matututunan po kayo mga kababayan na ibabahagi ni Doc Dudes mamaya. Okay, isa po natin kasama din si Al Rashid Usman Abdullah. Siya po ay isang registered nurse, emergency medical technician, rescue specialist at siya po ay experienced na rin po sa larangan ng response at saka pagtulong sa kapwa. Naging ambulance crew, ngayon po ay siya po ay namamahala ng isang medical call center po. At may mga iba pa po siyang mga tasking na hindi natin pwede discuss sa ere. Importante, mag-share po siya ngayon ng mga experiences natin. Siya rin po ang kasalukuyang presidente ng National Society for Search and Rescue. Ito po ay national organization na naka-link po sa ating foundation. Sir Sid, pakibati mo na sa ating mga tagapakinig. Hello, good morning, good evening sa inyong lahat. Sa abot ng aking makakaya, susubukan kong mag-contribute sa topic ngayong araw na to. Thank you. Okay. So, makakasama, makababayan, yung pong ating natalakay nung unang episode natin. Yun pong pagbibigay ng tamang time at saka ng ating mga preparation sa loob ng ating pamamahay. Nabanggit ko po doon na i-discuss natin yung mga iba pang mga bagay na pwede nating ma-prepare na nandun lang sa loob ng ating bahay. Bagamat yan po yung talagang ating concentration sa ating programa. Narapat po natin na makapanayam yung dalawang expert po. Kasi po ay unang-una po, meron po mga ilang minuto lang po nakakalipas. Meron po tayong 5.8 na earthquake dyan sa Mindoro, no po. So alam po naman natin na pagka ang paglindo ng pinag-usapan ay mabigat po yung preparation natin yung ginagawa natin. Kasi unpredictable po yan. Bigla-bigla po yan at ilang segundo lang pong binibigay sa atin yan. Kasalukuyan din pong nag-evacuate yung Quezon City Hall
Meron din po tayong isang kasamahan na nandyan, si FO2 Hill Kaisar na nakaanta pa yun. Baka mamaya po makapasok din. Okay po, so pagpatuloy po natin na Doc Dudes. Siyempre, yung preparation sa pandemic, napakahalaga. Ano ba yung mga pwede nating i-share natin sa mga tagapakinig natin na may mga kababayan na nandito sa Pilipinas? Anong mga dapat natin pag-ingatan para sa buong pamilya natin? Yung paglabas-labas and everything, ano ba yung maisasuggest mo bilang isang survivor nitong COVID-19, Dr. Good morning again, no? Actually, ang unang-una kong gustong ipabatid sa mga nakikinig dito na totoo ang COVID. COVID is real, no? Kasi maraming mga grupo or may mga tao na nagsasabi na okay, maniniwala dyan, no? It is evident naman kahit saang party ng mundo, meron tayong mga COVID cases. So we must, as a prepper or as a person preparing for a pandemic or some for this kind of preparation, we must accept the reality that we are facing COVID ngayon. Having said that, kailangan alam natin kung ano siya. Ang nagiging challenge lang ngayon is there's a lot of variants na lumalabas. Maraming nababago dun sa what we know of the COVID virus. Maraming, aside from the variants, maraming mutation na nangyayari. Kasi in order for you to prepare for it, in order for you to do countermeasures para ma-prevent mo yung disease, kailangan by heart alam mo siya. So let's start from there. Let's start knowing COVID. Let's start knowing ano ba siya, paano siya nakakahawa, and doon tayo magpe-prepare. So as we all know ngayon, ang kalimitan ang sinasabi ng mga health agencies around the world, sinasabi, you must wear a mask. You must wear face shield. Yung ibang countries, walang face shield. You must wear, you must do social distancing. You must do hand washing. Marami, marami silang sinasabi. Pero sa akin kasi, being a prepper, ang isa sa pinaka mainam na, pinapractice ko is that I treat everybody, everyone, as if that they are that's like carrier of the disease. Kasi, kung hindi mo isipin ganyan, nasanay ka na everyday paglabas ka ng bahay mo, naka-mask, naka-shield, relax ka na eh. Diba? Relax ka na dahil naka-face shield ka, naka-mask ka, naka-bakuna ka. Relax ka na eh. Pero kung isipin mo na lahat ng possible na mga katabi mo na hindi mo kilala is an infected person, kahit sabihin mong meron ka na yan, you will keep your distance pa rin. And having that distance, yung 2-meter distance between every individual plus yung mga countermeasures mo na face shield, face mask, will increase the probability na hindi ka mahawa. And in fact, sinabi na nga rin ng WHO na airborne siya. So, talagang we really have to step up with the, with our preparedness, understanding COVID para hindi ka mahawa. Now, this preparation ng mga ganyan is just a portion of what we're going to prepare. Kasi, alam nyo, yesterday, sinabi ng Department of Health that dito sa Pilipinas, meron tayong Indian variant. And again, I will say it, it would be a matter of time bago kumalat yung Indian variant na yan sa Pilipinas. Parang last year, di ba Jerry, if you will remember, January pa lang, nasa Tax Expo pa lang tayo, yung Tax Expo ng Arms Corps. Nagle-lecture na ako about this virus becoming a pandemic. Nag-lecture ka na dun eh. Sinasabi ko na itong virus dito. Correct. Sinasabi ko doon sa lecture ko na this virus
has all the necessary requirements for this virus to become a pandemic virus. Nagkatotoo, no? After a month, sinabi nila March 30 or something March, sinabi nila March na the first case of the first case of COVID-19 was by Philip, was a Chinese, female Chinese. Tapos hindi dininay pa nila, 'di ba? Sinabi nila it is not, hindi daw siya, hindi pa raw siya ano, emergency concern WHO kasi outbreaks pa lang siya. Pero sabi ko magiging pandemic 'to. So isang aspect of being a prepper is yung foresight mindset na talagang you really have to prepare ahead of the disaster or whatever emergency na mangyayari. So, and even so, sabi ko pa, di ba, yung interview ko sa Pinoy Preppers noong 2015 kay Sandra Aguinaldo, I said, my greatest fear is for a pandemic to happen. Nangyari din. So, mindset, foresight, and really knowing who is the enemy, yan yung pinaka-focus dapat natin ngayon on if you're going to prepare. Kung hindi pa kayo nagpe-prepare, yan yung alamin ninyo so that it could guide you on the preparation. Okay. Sobrang linaw niya na saka coming from the actual survivor. Nasa mindset ka pa lang ha, isa pa lang, isang factor lang yan. Meron pa tayong pag-uusapan siguro yung mga logistical or yung mga planning muna pala. Planning. You have to plan. Kasi, sabi ko, inuuna ko yung mindset eh. Inuuna ko yung mindset, foresight, accepting reality na it can happen. And when it happens, it na siya. So, ang susunod natin is plan. So, we have to do plan A, plan B, plan C. Or even as many plans as you can. And then after the plan, you tabletop it. Usap kayo. Ipag-usapan niyo kung sino man yun sa core group ng mga prepper sa kasama ninyo. Pag-usapan niyo sa table lang muna, tabletop lang muna. And then afterwards, after the tabletop, you do now the final planning kung ano yung napag-usapan niyo sa tabletop na dapat niyo improve. Doon lalabas sa final planning niyo yun, and then you execute the plan. So, ganun ang proseso ng pagiging prepper. Realize mo that there's a problem. You know the problem, study the problem, plan for the result or plan for the outcome na gusto mo. You consult others by doing the tabletop exercise kasi hindi lang naman isang mind yan eh. Pag nagpe-prepare ka, dapat marami kayo. And then whatever the result of that planning exercise, i-execute mo ngayon as your plan. Ganun dapat po tayo if we are going to make a very good preparedness plan for any emergency and disaster. Yung kasing group planning is iba-iba kasi ng experience, iba-iba rin ng structural and location. So we have to consider din nga yung tama yung sabi mo, Dr. Luce, yung pagkakaroon ng tabletop exercises at yung sharing din ng mga ibang technique. Information. Kasi kagaya niyan, ang experience ko, no? Experience ko, maraming prepper na individual prepper. May mga prepper na group prepper. Pero you will never get a 100% prepper plan. So, kami yun, there will always be laging may kulang dun sa plano mo. So, in order for you to develop the best plan, number one, yung individual plan mo, you make it your own, and then you join a group, and then from that group, kasi initially naman, agaya kanina, kung lumindol, di ba? Agaya kanina, Jerry, lumindol, maaga. Oh. 5.63 sa Calapan, naramdaman ko, nasa condo pa ako nun. Oh. Hindi naman tayo nagtawagan eh, di ba? Oh. Hindi naman tayo nagtawagan na ako, may lindol, di ba? Or kung nagbagsakan ng mga building, isipin mo, makakapagtawagan pa ba tayo? So basically talaga, yung individual preparedness mo, mag-kick-in yan eh. Papasok yung individual yun preparedness mo. Yun muna yung first mo, activation. Yung dalawang anak ko, si Dustin, si, if Dustin's listening, Dustin,
Yung bunso ko, yung 11-year-old ko, nandun sa ilalim ng lamesa, hawak niya yung bag-out bag niya, hindi ko lang nalitratuhan eh. And then yung bunso na, yung panganay namin na special, pilit niya yung tinatawag pumunta dun sa ilalim ng table. Ako naman, I was assessing the situation kung anong mangyayari. But again, having said that, talagang ang magkikikin sa inyo ng first 12 hours to first 24 hours of a disaster is the individual family plan or even the family preparedness plan. So malaki, magkakaskid kasi yan eh. Di ba parang gamit yan or equipment. Meron kang EDC, meron kang bag-out bag, meron kang supplies. So ganun din yan eh. Yung plano mo, magkakaskid din yan from individual, family, community, local districts or then your province or yung buong Pilipinas na. That's how to plan. Kaya when you plan also, alamin nyo rin yung mga plano ng gobyerno. For example, yung Oplan Yakal, alam nyo ba yon? Yung Oplan Yakal ng MMDA, alam nyo ba yung plano na yon? Yung study, Myers, no? Alam mo, kaya tayo nagkakaroon ng disaster, alam mo kung bakit sa pandemic. Alam mo bakit yung pandemic ngayon sa problem? Kasi simpleng-simple lang ang sagot sa pandemic natin eh. Identify, isolate, and treat. Kaya nakalanto pa, bawat locality may kanya-kanyang plano. Alam mo, tumawid ka lang ng bote sa plano meron, eh. Meron din hindi naniniwala diba? Niya. Kaya tama yung opening mo eh. Let's accept the fact. Diba? Meron talaga. Kaya sabi ko, diba, i-accept, kasi nga, for you to be able to create a good plan, you must understand first na meron kang problem. Kasi doon mababase yung mga gusto mong outcome eh, kung may problem ka eh. Hindi yan basta naisipan mo lang, ay magiging prepper na ako bukas, hindi ganun kadali eh. It takes a lifetime to be a prepper. Eh kung hindi nyo sisimulan yan ngayon, kailan pa kayo matatapos? Diba? And in fact, pag nag-interview ka or tumingin ka ng mga preppers sa buong mundo, they never get satisfied with their preparation. Bakit? Every time they see a problem, every time they see a flaw in their plan, babaguhin nila yan. Every day they get better. So, bottom line, being a prepper does not stop. And, it, you know, kung talagang seryoso kayo about prepping, it's a lifestyle. Hindi po pwedeng in ngayon na maging prepper, kaya mag-prepper ako ngayon. Tama. Diba? Kumbaga, it should be your way of life. It's either you have... Dapat way of life mo yan. Way of life or should be... Oo. Kagaya ngayon, example, nandito ako ngayon sa South, pinasya lang ko yung pinagagawa kong bahay. Hmm. Itong bahay na to is a well thought of plan. Pinlano namin may ito na talagang siguro ay kung merong mahihirap ang pamilya siguro kami na yung pinakahuli. I'm not saying na hindi kami maapektuhan ng disaster pero because of the design marami na rin itong nalalampasan bago kami pagka-problema. Ganun. So, sabi ko nga, it's a lifestyle kaya ito pinagtatsagaan tagampasyalan ara halos sa kung lahat ng available time nandito ko kasi binabantayan yung construction. May plano kasi talaga. So, ganun ang pagiging prepper. It's a way of life. It's not just a fad na o gusto mo lang maging in eh. Pwede gusto ko maging prepper. Hindi po ganun ang pagiging prepper. And most or half of the prepper na na-meet ko, kaya sila naging prepper because they have experienced a disaster or an emergency or a life-threatening situation sometime in their lifetime bago sila naging prepper. Tama. So yung mga nakikinig po sa inyo, sana po, huwag nyo na pong ma-experience yan bago kayo mag-prepare. Sana po, kung meron naman kayong means or may time kayo maghanda or mag-ready or mag-aral, gawin niyo na po bago po pa mamroblema or bago pa dumating ang sakuna. Actually, yan ang ano Doc Dulce, yun ang purpose nitong ating programa. Kaya kinonsentrate ko sa
Filipino style or Filipino approach disaster prepping. At yun nga, tama yung sinabi mo, it's a lifestyle, it should be your way of life. Continuous yung ating, lahat ng mga pwede nating i-share sa mga nakikinig ngayon, lalo na yung mga kababayan natin na sa ibang bansa, pwede nilang i-share ito sa kanilang mga mahal sa buhay na nasa Pilipinas. So, importante po yan, yung mga sinabi ni Doc Lutz ay 100% kung napakahalaga niyan. So, importante pong sundan natin yan, i-review po niyo yung video, mag-take note kayo, at importante po na kung ano man po yung nasa isip niyo na gusto niyo itanong, alam niyo naman po na open tayo, pwede po kayo mag-email, pwede po kayo mag-chat, pwede niyo pong ipa-elaborate yung mga sinabi ni Doc Lutz, or meron pa kayo ibang idea, pwede natin explore yan. As we go along this program, every week po ay meron tayo nito, concentrating on the preparedness in a Filipino way. Pero syempre po, international na rin po yan. Dahil ang Filipino World Channel po ay kinikater po ay ang buong mundo. Dedicating all the Filipinos worldwide na makakarinig po kung ano mo yung mga bagay na sa tingin nila ay magiging napakahalaga at makakatulong sa mga kababayan nila, mga mahal na buhay, mahal nila sa buhay na naiwan nila dito sa Pilipinas. So, importante po yan. So, having said that, yung mga iba pang i-share ni Doc Lutz, paki-antabay lang po. No? Saka yung mga na-discuss niya, paki-ready po yung tanong. Habang nandyan po ay ma-elaborate natin kay Doc. Yes, Doc. Maya-maya po ng konti, babalikan natin si Doc Lutz. Dito po naman si ano si Sid, si Al-Rashid Abdullah, siya po isang registered nurse, isa pong emergency medical technician. So, pwede po natin siyang tanungin kung ano naman yung ma-i-share niya in any aspect of preparation during actual disaster and this time of pandemic. Sir Sid, ano ba yung tingin mo pwede mo ma-share for now at saka siyempre tuloy-tuloy naman yung programa. Yung pasimula ng sharing mo pwede mo i-discuss ngayon. Go. Yes. Well, unang-una, tulad nga ng sabi ni Doc Dudes, importante na ma-recognize natin kung anong meron. So, ano ba yung nangyayari sa paligid natin? So, we have what we call kasi a public health emergency. So, ano ba yung nagkukos ng public health emergency natin? So, everybody knows na may COVID tayo. Recognize na rin natin kung ano yung mga dangers at saka threat ng COVID. Pati yung mga variants niya, alam na rin natin. So, ang information na yan is widely available na sa mga tao, sa TV, sa Facebook, at saka lahat ng information channel. So, for one person not to identify kung anong meron tayo, that's a clear parang pagiging irresponsible na yon para hindi mo makita kung anong nangyayari. Tapos, since naandyan na ang information na yan, alam mo na rin kung ano yung sino or sino yung mga at risk o kung at risk ka. And nandyan na rin yung mga safety at saka protection ng, I mean, safety at saka protection protocol na pwede mong gawin. Yung standard na pagsusot ng mga face mask, face shield, at any other way para maproteksyonan mo ang sarili mo kung kailangan mo magpalakas ng resistensya mo, if you have a way to make yourself stronger and if you can fight, make your yung kumbaga yung well-being mo, palakasin mo to fight against infection or viruses kumbaga. Ngayon sa usapan naman ng preparation, as a prepper,
we can only prepare so much as an individual or as a family. Ang buong mundo nga hindi masyadong naging prepared sa nangyari sa atin. Before this pandemic happened, meron silang mga protection, I mean mga protocols na ni-ready. Well, balikan ko lang yung kanya yung US, 'di ba? Meron silang mga protocols before this pandemic na based sa observation ko hindi nila nasunod, which prepared by FEMA yon. Pero hindi ko naman sinasabi hindi na nila nasunod lahat. Yung mga preparation na sinasabi ko is for you to identify resources sa paligid mo and create partnership with those resources pag halimbawa may public health emergencies, may problema sa security, may problema sa pagkain, may problema sa healthcare. Dapat ma-identify mo yung mga resources mo for those necessities and create partnerships. So isang malawak na bagay para pag-usapan natin. Actually kukulangin tayo sa oras for that matter. But then again, we all have the information to prepare and how to take care of ourselves at saka family natin. Yun lang yung kumbaga maiko-compliment ko sa mga unang sinabi ni Doc Dodge kanina. Sinabanggit mo, meron kang ano dyan, meron kang garden dyan. So, marami rin ako napapansin na mga nag-promote nung yung gardening sa kanilang paligid ng bahay nila. Kasi nabanggit mo rin yung pagpapalusog sa sarili, pagpapataas ng immune system. So, it will help. Ano ba yung mga, in your experience, ano ba yung mga pinagtatanim mo na dyan? Kumbaga parang nagtanim lang kami ng mga common na gulay na pwede namin kumbaga i-culture dito. So may mga mustasa, may mga kamatis, yung common na ginagamit sa bahay. So lagi puno kami ng kwan dyan, iba't ibang klaseng actually may herbals din ako and other plants na nakakailanganin ko sa pagluluto. So dahil dyan, medyo na nalilimitahan yung pagpunta ko sa palengke pag kailangan ko ng kumbaga ng mga ingredients. Pero syempre, kung kailangan ko ng mga isda or anything meat, kailangan ko pa rin pumunta. Maliban na lang kung mag-aalaga rin ako ng mga yun dito sa bahay. Pero wala na akong resources to do that. Ang kaya ko lang for now, ang available lang sa akin is gumawa ng mga homemade planters, kumbaga. So, may mga, yun, mga gulay-gulay. Too much to mention, pero that's one of the things na ginagawa ko dito sa bahay. Ayos, ayos. Meron kasing mga talagang aside from ano, from naisip na nila yan, yung pagtatanim. Talagang ano, talagang iba lumilipat ng yung mga bumabalik sa kanila mga probinsya at doon sila nag po-produce ng sarili nilang pagkain. Kung meron nga lang sana tayong mga ganong option, ano? Pero yung mga may kalayuan yung probinsya, unang-una yung pag-travel pa lang, problema na eh. Pero may mga kapitbahay ako na actually bumabalik na sa mga probinsya nila. So, hindi ko man exactly alam ang reason, pero I'm sure may kinalaman din kung anong nangyayari ngayon. Everybody's going back to their hometown, kumbaga. Siguro, mas madali yung resources doon. Baka limitadong resources nila dito. So, one option is to go back, siguro, for them, sa lugar na mas may mapagkukunan sila ng pangangailangan nila.
isang option din yun para sa mga tao kaysa manatili ka sa isang lugar na alam mong hindi ka makakasurvive because of available resources sa'yo. Isang daily supply, no? Katotohanan din yun. Oh, exactly. Oh. Doctor, tinatanong kanina kasi merong napag-usapan namin ni Sid. Merong siyang maliit na gardening doon. Yung bang binabantayan mo dyan, meron kang option para magtanim sa backyard niyan o meron kang talaga specific area na magtatanim ka dyan ng ano, yung for yourself, for consume, para makonsume ng family mo at ng mga pagkain. Hello, Jerry. Probably, meron ka bang mga option na, na meron kang backyard farming dyan, small farming para dyan sa ano, survival ng food mo? Actually, dito sa ano, dito sa ginagawa kong bahay, ang plano dito is meron kaming malaking storage area for logistics namin, pagkain. So, hindi ko kinakailangan tatanim dito, but it can withstand at least minimum of 4 months of supply. Minimum, ha? Minimum. Okay. And then, ang plano ko kasi, after building the house kasi, meron kasi ako pinaplano after yung sobrang funds ko dito sa bahay will be towards the creation of Camp David. Camp okay. David is in Liliw, Laguna, which is yung farm okay. namin. Tama. So, nandun yung farm talaga. Doon talaga yung farming namin. So, doon din kami mm-hmm. kukuha ng supplies. Malapit na rin so, yan. Yun yung plano namin sana, na yung kung ano yung offshoot ng budget namin dito, yun yung gagamitin namin doon sa Liliw, Laguna. The creation ng Camp David. Mm-hmm. But also, bear in mind, we are within 25 minutes drive sa bahay ko sa Binyan. Malaki rin yung storage area doon. No? Pwede ako mm-hmm. mag-store din doon. Kaya I don't need to put up a very big or yung mag-planting pa. Kasi unang-una, bawal naman dito sa residential area magtanim. Tama. Subdivision. More on ano kami, more on preserve. Tsaka yung talagang groceries and supplies. Ang preparation ko dito is I'm also preparing yung part na rin ng plano yon. Yung offshoot ng budget is also for the creation na ng mga, i-convert ko na yung Everest ko ng bagot vehicle talaga. Then uh-huh. procuring another four-wheel uh-huh. vehicle. So, yun yung plano talaga. May plano, yung sinasabi ko na pag nagplano ka kasi ano yun eh, mm-hmm. interconnected na yung mga plano mo. Preparation ko dito is bug in for a while. Bug in ka hanggang alam mo mm-hmm. kung saan ka pwedeng lumipat. Okay. Yung power ang kami, solar powered to. Pwede ako mag-off solar na. Sa bahay ko. Okay. So yung maintain ng ano mo ng supply mo, hindi naman kailangan refrigeration 'yan. Yung supply ko kasi meron akong dry, meron akong frozen. Pero alright. Yun nga, sabi ko, tiyo, hindi naman necessarily magtatagal dito eh. Talagang kailangan na namin mag-bug out. Kaya more itong ginagawa construction niyan is more on defense plan talaga. Okay. Mas concentrated more of a more of defense muna. More of parang more security and defense muna itong construction dito. Parang i-assess mo muna kung pwede ka na mag-bug out, pero for the meantime, diyan ka mag-stay put. Diyan muna yung observation area. Actually, ang call sign ng bahay ko is Pentagon. Ah, okay. Kaya Pentagon tong bahay ko and then yung bug out location ko is Camp David. Okay. Then yung ano, sa Binyan is Camp Big Falcon. Ah. So, yun pero yung mga... Pero Poseidon? Ang Poseidon ko, ang plano ko doon, magiging lang siya eh, communications hub. Ah, okay. So parang yung Poseidon ko is just a satellite lang. Parang kung mabuti na ako sa Metro Manila ng disaster, doon ako pupunta. Remember, may Ferrari base pa.
Yung kung saan ka nag-isolate nung the time na ano ka? Yun yung isolation ano ko, yun yung aking isolation facility. Yung pusa, yung ano ko, yung pusa doon. So basically sabi ko nga sa iyo, when you make a plan, yun yung doon mo makikita ngayon, interconnected 'yan. Interconnected yung mga plano mo na kagaya si Sid, parang pagkarinig ko kay Sid, meron siyang in-house plan, a planting para ma-minimize yung paglabas. Which is a very good, ano? Kasi yun lang yung, I mean, yun yung kaya ng resources niya for now. Hmm. Ako kasi, I have been planning for years. I have been planning for more than 15 years na to. Kaya medyo malaki na yung preparedness plan ko talaga na, na pinipil kong i-interconnect na yun. So, tama. Ang kagandahan ito, hindi ako limitado sa isang municipality na pwede ako magpalipatip. Plus, syempre, di ba nasa law enforcement ako, pwede akong lumampas ng mga checkpoint. Correct, correct. So, yun din ang advantage. Yun yung mga advantages na... Tapos, na, pwede ka rin mag-stay put sa camp. Pwede mong dalhin din sa camp para guarded din yung family mo na sa loob ka ng kampo. Isang option din yun. Kung ibang klase ng hostility naman. Depende kung anong depende kung anong ano, depende kung anong disaster or an emergency yung ina-address natin. Correct, correct. Eh kung gera yan, hindi ko ilalagay sa kampo yung pamilya ko. Para lang sa mga yung chaotic civilian na pwedeng i-ransack yung bawat bahay. So, syempre advantage may mga maraming guard. Actually, pero pagka during the war, hindi na maganda. Yung kaya nga gusto ko dito sa Pentagon, kasi ang isa sa main concern ko dito sa Pentagon is security. In fact, makapasok dun sa bahay namin, at least apat na security perimeter yung dadaanan mo eh. So, apat na checkpoint yung dadaanan mo bago ka makapasok sa main subdivision. Tapos, yung subdivision, may sarili pa kami mga doon. May roving kami doon. Meron kaming RFID pass. Hindi ka naman makakapasok basta-basta. Wired fence. Electrical fence. So, medyo maganda yung may mga CCTVs, yun. So, yun kaya tawag ko Pentagon. Medyo nga, pero ang, dad, sa status mo, okay yan. Kasi, kumbaga, mataas yung level ng security aspect na nailatag mo dyan. Yung preparation mo, sabi mo nga, more than 15 years na. Isa sa purpose din natin program, yung mga basic lang, yung mga standard na below middle class na mga kababayan natin, how they can prepare dun sa maliit na resources nila. So, of course, iba yung technique. Hello? Iba yung technique noon dahil nasa medium, ano sila, below medium average ng life standard nila, di ba? Unlike yung naka-level up na katulad yan. May capability ka plus matagal mo nang pinirepair yan. Noon pa lang yan. Wala pa nga ano yan. Pinag-uusapan na natin yan. Eh, di ba? But this time, yung mga, especially yung mga nasa middle class and lower class, medyo kung meron tayong pwede pang ma-share sa kanila na tingin natin pwede nating ma-share sa kanila. Kasi minimum resources, minsan umaasa lang sa ayuda, mga ganon, di ba? So, kaya marami din sa kanila napapahamak eh, kasi kulang sila sa resources, kulang sa preparation. So, ano yung pwede nating i-share sa kanila in these instances, itong mga present situation nila, ano yung pwede nating kayang i-share sa kanila? Sid? Ano yata si Doc? Ano pong pwede mo i-share yung katulad nung technique na ginagawa mo na small farming sa harap ng mga kasi alam natin yung iba medyo tapos eh. Yung sa akin kasi ang ginawa ko lang ginawa lang namin dito sa bahay is
kung ano lang po pwedeng gawin. Based on kung anong itsura ng lugar mo, sino mga kasama mo, anong mga gamit mo. Make use of kung anong available sa'yo. That's why we ended up with the in-house planting, kumbaga, in-house garden. That's one way to do it. Again, other way na nag-identify ako ng basic na-identify ko na basic resources ko dito. Kasi staple din namin yung kwan eh. Yung halimbawa lang, very very basic staple namin yung saging saba. Hindi naman ako po pwedeng bumili ng pagkarami-rami kaagad doon. So di naman. So ang ginawa ko is nag-identify ako ng resources ko ng saging saba. So may mag-asawa na naglalako lagi. So sabi ko sa kanila, daanan lang ako lagi dito at least every other day. Okay, yun. So nakakatulong na ako sa kanila na nasusuplayan pa nila ako ng saging. So basic namin yun. So that's one simple way para gamitin mo yung paligid mo, yung mga tao sa paligid mo. For in terms of security naman, maraming paraan eh, depende sa iyo kung so it really depends on you kung paano ka resourceful sa paligid mo. It really goes back kung gaano ka critical mag-isip. Saka yung lang level yun, ng level ng danger and safety. Oo. Isa na 'yon. Babalik ka ulit sa recognition ng any threat sa paligid mo or yung mismong recognition ng pangangailangan mo sa nangyayari sa paligid mo. Always go to basic tapos identify kung anong meron. Tapos yung ano, yung mga level ng na chaotic experience na pwedeng possibility mangyari. Paano ina-handle ng PNP katulad ng mga standard na distribution ng relief, yung pagbibigay ng mga ayuda na ganyan. Yung pagdami ng ano, yung kaya nga yung BNP personnel ngayon, yung pag-aresto medyo nagiging critical na rin sa mga violators ng mga safety nets na ginagawa ng gobyerno natin. Yung mga hindi nagwe-wear ng mask, face shield, ganyan. So, lalo ngayon, bago yung CPNP natin, medyo mahigpit yan. Personally, kilala ko yan, mahigpit yan. So, which very anong recommendation mo? So that's one simple way. Doon sa below medium na status ng mga kababayan natin. Not everyone is binigyan ng pagkakataon na makapag-prepare ng maayos. Iba sa kakulangan doon sa status ng buhay nila medyo critical. Hindi nila kayang sundan yung may mga kakayanan. Okay, ang sa isang angulo po, yung paghahanda ay talagang critical po yan dun sa availability ng resources natin. Kaya nga ang maganda sa pinag-uusapan natin dito is yung capacity ng isang family, anong kakayanan niya, patulad din sinasabi ni Sir Steve, no? Kung anong kaya na gawin, ano yung resources presently, ano yung mga availability ng pwedeng maging resources mo in daily consumption mo, masusolusyonan mo depende sa technique, how you apply your technique in surviving this kind of situation, lalo na pag pandemic. Habang tumatagal po, lalo po tayo natututo yan. Sabi nga niya is, this is a way of life. Dapat po lifestyle na po yan. Kailangan po yan continuous ang pag-aaral. Kung meron po tayong
narinig na pwede nating idagdag, ano? Pwede po nating isama doon sa ating listahan ng preparation. At eh, alam po, maganda po, meron na po tayong magandang plano, nakasulat na po yan ng maayos at pinag-uusapan po ng buong pamilya. Yung pong ginawa ng aming foundation for the past 7 years, umikot po kami sa buong Pilipinas at nagbigay po kami niya ng disaster preparedness, yung basic na pag-respond from family to community. Malaking bagay po yung ang pamilya po ay nai-involve sa ganyan at nagigising po yung ating isipan para makapag-prepare at matutunan po yung mga bagay na hindi natin nakalain eh, kaya naman natin i-prepare, nandiyan lang sa loob ng bahay. Importante po yan kasi yan po yung puntos na kung saan tayo ay maliligtas. Ano po? Mukhang pumasok na po si ano, yung isa natin kasama, si Hill. Kasalukuyan po kanina, nandun siya sa Quezon City Hall at na-witness niya yung pag-evacuate ng mga tao doon dahil doon sa earthquake na nangyari sa Mindoro. Naramdaman po pala dyan sa, ano, sa Quezon City. So, nagkaroon na evacuation. Katulad nung sinasabi ni Doc Dojay sa Makati, next, naramdaman din nila. Kaya, immediately, dahil trained yung kanyang mga anak, naka-react kaagad. Naka-forma kaagad, safe kaagad. No? Kung nandyan na si kasamang Hill, eh, pwede natin siyang matanong video. Mamaya. Introduce ko lang po, ano, si Fireman Officer 2, Fire Officer 2, Hill Protasio Kaisar, ay isa pong registered nurse din. Siya po ay isang emergency medical technician. Siya po ay kasama ng Bureau of Fire Protection. Siya po ay nasa SRU, Special Reaction Unit. Yan po yung mga sumusugod pagka medyo malupit na yung pangangailangan sa isa sunog po at sa ano pa mang pwede namang bagay na makatulong at mga bumbero ng gobyerno. Okay, Sir Hill, magandang hapon, umaga. Welcome sa ating programa, Pinoy Disaster Prepper. Sa buong mundo po ay nakikinig sa atin. Karamihan po dito yung mga OFW at ating mga kababayan at sa iba't ibang lugar sa buong mundo. Sir Hill, ano ba yung ma-share mo? Yung mga pwede nating maibahagi sa ating mga kababayan na pwede natin maging preparation nila, especially dun sa pag-iingat sa sunog, Sir Hill. Sir, naririnig po ba? Magandang hapon po. Oh, malinaw, malinaw. Okay, sir. Magandang hapon po sa ating lahat, no? Nung lahat ng nanonood dito sa programang na to, no? Lalo-lalo na po yung nasa ibang bansa na wala po sa ating sariling bansa natin. At yung mga taga dito din na nanonood ngayon, kahit sa panig ng mundo, magandang hapon po. So, sir, ang may share ko lang po bilang isang fireman po, kanina sir, yung nabanggit nyo po, yung SRU pala, ano po pala yun, sir? Special, ngayon po, nagiging Special Rescue Force na po, SRF na po ang tawag sa unit ng Bureau of Fire ng dati SRU, ngayon po ay Special Rescue Force po. So, magandang hapon din po, Sir Sid. So, welcome po sa programang ito. Kanina yan, sir, si Doc Dutch kanina. Actually, bilang pa. Mukhang wala na po akong nakikita, Sir Jerry. si kanina Doc, po, medyo busy eh. Apo, narinig ko po, sir, yung mga sharing ni Colonel Doc Santos regarding doon po sa preparations in terms of any kind of disasters will happen, ano? So, bilang isang fireman, sir, kanina, sir, nung nabanggit niyo po kanina, yung salukuyang nag-i-evacuate yung mga tao, kasi nga, doon sa in front of, sir, yung building na yun, HLURB, no? Sa in front of DRM, Quezon City, DRM. So, napansin namin, sir,
naglagbasan yung mga tao na doon sa labas ng Along the Road sa gilid po. And then nagtanong po ako, "Sir, ano po meron at nandiyan po kayo lahat sa labas?" Akala ko po practice ng shake drill. So actual na lindol na po pala, sir. Actual na lindol po pala ang nangyayari kanina. So, sir, naramdaman niyo po ba? Yes, sir, naramdaman po namin. Kaya po pinababa po kami ng admin building namin. Kaya nandito po kami. Oh, okay, so maganda po nangyari niyan. So, yun po, sir. Itong mga instances na to, magandang naging practice natin. Lalo na no, yung NDRM, talagang stricto sila sa pagpatupad yung nationwide earthquake drill. So, as far as our concern, bilang isang individual and yung mga tao nandyan na apektuhan, lalo na kanina, agad-agad sila dahil meron na silang instinct na papractice nila yung drill, agad-agad na silang lumabas, no? And then, nandun sila sa labas ng Along the Road, so nag-aantay na rin po sila kung pwede na po silang bumalik. So, magandang ano po yun, sir, magandang best practices po yun. And then, ang pwede ko pong i-suggest doon kanina, sir. Sa nakita ko lang, pwede po bang mag-suggest dito, sir? Oh, pwede, Jerry? Pwede. Importante yan, opo, yung mga observation mo. Opo, nakita ko po, sir, doon sa mga tao nandyan sa labas, although nag-i-evacuate sila, pero dapat, doon sa labas, sir, mayroong nag-accounting ng tao. Napakalaga po yon. Dahil po, eh, bilang nag-i-evacuate tayo, tapos alam naman po natin yung COVID-19, sir, eh, dapat meron pa rin yung social distancing. At the same time, dapat in every department, recognize dapat na itong team na to, if you are in human resource department, you are housekeeping department, dapat every team has own team leader. And this team leader also account all his men and report to the ground commander or they have incident command post. Although now, kahit wala naman pong casualty, pero dapat meron silang naka-prepare na table man lang, yung bulletin board, just to account all the people evacuated. Kasi yung mga ganyan, ano, Sir Hill, ano, di ba? Pwedeng may ma-accidente dyan. Yes po, yes while, po. Ay, while evacuating. Nakita ko po, Sir Jerry, mayroong na isa doon, naka-wheelchair. Mm-hmm. Kanina, oo. So, all, maganda din na ilabas po nila. And then, ang dagdag ko po minsay, dapat meron pong accounting ng tao in every department. And pag once na after the drill, kung meron pong hindi siya drill, sir, actually ano na 'yon, actual. Oh, so after no, reality no, 'yun eh. Yes po. Totoo may lindol. Once na pinabalik na nila, meron na pong advice, no? Upon the recommendation from the safety officer of that building na Okay na. Well, pwede nang upon assessment, pwede na tayo bumalik. Dapat, and if kung sana, dapat, kung merong accounting dapat doon sa baba, in every department, tatawagin na lang department, admin department, kasi nandun kayo sa fifth floor, you will be the one na unang aakyat. Next naman, fourth, third, second, and ground. Para po, meron tayong proper accounting. Accounting ng tao. Napakahalaga po yun, sir, kasi in actual scenario, no, lalo na pag merong mga collapse structures, merong pong naiwan sa loob or any kind of disaster na talagang chaos na, yung mabilis ang accounting, yung response ng tao, alam na natin kung sino po yung naiwan sa loob. At for example, human resource department. Itong human resource department pala, sir, meron po kaming kasama naiwan doon sa loob ng CR. Hindi po nakalabas, sir. Baka po pwede yung alam na natin anong floor po ba itong human resource department, for example, fourth floor. So alam na ng responding team kung saan sila papasok, hindi yung magkakahanapan pa sa loob. Kasi being a responder, sir, actually you risk your lives also. Hindi po ba may mga aftershock po tayo, lalo na pag merong malaking earthquake yan, papasukin mo just to save that person. And then, being a responder also, you will risk your lives also. So, mas maganda yung pag-account ng tao, alam mo na kung saan mo siya i-rescue.
And then the same time, alam natin kung sino yung vulnerable age, identifying those hazard person, vulnerable person. One good for example, ano na siya, meron siyang medical conditions. Merong, katulad kanina, nakita ko, naka-wheelchair po surgery, no? Sir Sid. So, good indications naman po, yun na ilabas. And then, kung meron nga proper accounting dapat, mas maganda pa po yung gagawin nating evacuation. Di po ba? And okay, in addition to that, kasi dyan na magre-rely yung survivability ng lahat ng tao na involved. Yes po, yes po. Yes po. Kasi doon mo magagamit, Sir Jerry. Okay, itong responding team ba to? Ano ba to? Pag kunwari meron ng malaking earthquake naman. Wala, earthquake na mangyari, no? Lindol. So, itong responding team ba natin, train ba to? Yung resources na available na nandyan? Ay, sir, hindi po natin kailangan ng ganito. Ang kailangan natin yung mga responder na meron pong mga needed resources. For example, yung mga trains pagdating sa collapse structures. So, ito yung papasukin natin. Kung meron bulletin board doon na naka-indicate, alam na natin yung galawan sa loob. Hindi na natin ba? Kasi the more natatagal yung respirations, the more na yung survival or chances na mabuhay yung nandun sa loob na rap, malilis. Di po ba? Kaya mas maganda, account all people, hindi lang yung nag-evacuate kami. Kung meron, kung systematic yan, talagang mas maganda. Ano? Yes, yes. Kaysa nag-evacuate kami, tapos pagdating sa baba, wala namang nakalinya, nakalinya, walang accounting ng mga tao. So, yun lang napansin ko kanina, Sir Jerry. So, sana ma-practice pa rin natin yung standard ng ginagawang check drill, no? Kasi actually, nationwide earthquake drill, standard yung nangyayari dyan. So, napapractice natin yung tama during nationwide earthquake drill, but during actual earthquake, yung lindol kanina, hindi po na-practice po yung nakita ko po kanina. Base po sa nakita ko kanina. Kasi yung, may added added impact kung talagang totoo na yun nangyayari. Minsan kasi pag nag-drill, yes, parang nagre-relax sila eh. Naging, yes po, hindi sila serious sa kanilang ginagawa. Kaya nga yung sa katuparan natin na mga training, ini-emphasize natin doon gaano kahalaga yung importance na pag-drill. Yes po. Diba? Yes po. Yes po, Sir Jerry. Napakahalaga po talaga yun. Kasi alam naman po natin, hindi, yung ano natin, establishment natin, government yan, and then at the same time, also, yung mga pass and through ng mga visitors natin, di ba? Hindi, dapat, dapat accounted din po yun. Yung mga taong pumalabas, pasok doon sa establishment na pinagtatrabawa natin. And then, hindi, ang na-account lang pala natin yung kanina, dapat na-account yung mga empleyado na nagtatrabaho doon, pero hindi nila na-account. How much more kung yung mga bisita na nandun, na labas-pasok doon sa building. Yun lang po ang napansin ko kanila, Sir Jerry. Sana nagagawa pa rin natin yung tama kasi in real scenario po talaga. No? At merong casualty dyan, lahat tayo nagpa-panic. And once we are panicked, no? Ang ano natin, yung defense mechanism natin, hindi natin minsan naiisip yung tama. Yung tamang pag-iisip o kaisipan kung how to pass in this kind of disaster. So, dapat i-practice natin yung tama. And then, ano na yan? Papasok na sa immune system natin yan, no? Papasok na sa ano natin yan? Parang muscle memory na tinatawag. Na pag once na napapractice mo, mabilis ka na mag-respond into any kind of a disaster. Kasi nga, muscle memory na po. And then, Sir Jerry, pwedeng sasamantalahin ko po yung pagkakataon na to bilang isang bumbero. Kasi po, Sir Jerry, mayroon po kami programa tungkol doon sa Optandictas Pamayanan, no? Kung saan po kami... Importante mo ma-share yan.
Yes po. Kung kami, kung saan po kami mga Bureau of Fire Protection sa haray ng pamatay sunog ay araw-araw po kami lumalabas, no? Para i-remind sa community, sa barangay na kung anong dapat gawin para maiwasan ang sunog sa pamayanan, no? And ano ba po, example lang po, Sir Jerry, no? Sa kahit sa bahay, anong kahalagaan yung fire safety tips na pinapatupad namin o binibigay namin na fire safety tips during nag-iikot po kami kasi lagi, araw-araw yan, 3 times a Monday and Friday, morning and evening, then Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday, Saturday, Sunday, 3 times a day. So, yan, lahat po ay isang programa ng Bureau of Fire Protection po para i-intensify natin yung fire prevention activities para maiwasan po natin yung mga nangyayaring sunog sa ating kapaligiran, no? So, ang isa sa mga may i-share ko po, lalo na pagdating sa bahay, itong napakalagang good housekeeping. Kasi pag mayroong tayong good housekeeping sa bahay, ito yung ano eh, pamamaraan of fire safety na ginagawa sa buhay natin sa parang araw-araw para maiwasan natin ang sunog. One good example, how to be a keen observer. Tingnan mo yung bahay mo, ano ba itong mga bahay natin na possible na magkakaroon ng sunog? So, identifying those hazards. Kung itong electrical ba natin, yung ito ba itong simple na electric fan natin, bakit hindi na umaandar? Magtaka na tayo. Oo nga, dati umiikot ito ng maayos. E ngayon, magtanong na tayo sa sarili natin, bakit ngayon hindi na umiikot? Kailangan mo okay, bumabagal na. Yes. Kailangan mo pang paikutin ng kamay. So, one good example dyan, tingnan mo yung problem itself. Para kung, kasi minsan sir, ang nangyayari talaga yan, di ba, Sir Sid, kulang sa linis. Di ba? Kulang sa linis. Tama. Kasi yan yung sinasabi kong yan, basic recognition bumabog, diba? Eh. Pagka natigil yeah. Yan, di ba, pwedeng umusok, sumabog pag umpisa na ng sunog yan. Yes, Sir Jerry. Kasi yung friction yan. So, mechanical friction, it will cause, yung friction kasi, it will cause heat. And then yung heat na yan, possible yan magkakaroon ng fire. Basic, ano lang yan, sir, pero dapat natin. Yung basic kasi yan, dito nagsisimula yung malalaking scenario na, sir, eh. Di po ba? Tulad ng isang example yan, yung octopus connections, di ba? Na alam naman natin, lagi naming re-remind na iwasan natin yung octopus connections. Pero lagi, minsan, nagcha-charge pa tayo sa gabi na minsan, yan po yung post ng sunog sa bahay. And then yung minsan, Sir Jerry, yung out of fire safety awareness, no, yung nakabukas yung ano, yung tangke, nagluluto, and then busy sa pagluluto, habang nagluluto, busy sa panonood ng TV or nagsi-cellphone, minsan pagbalik nila, ano na, umaapoy na yung kalan. So, dapat pay attention, basta nasa harap lang. Yes po. Kung ikaw, kung mayroong isang individual na hindi po trained, no? Talagang ang ano natin, defense mechanism yan, nagpapanik tayo. Di po ba? So, ang anong gagawin mo, kung wala kang alam, so minsan, ang iniisip mo, tubig talaga kasi ito yung pamatay ng apoy natin. So, ang problema natin sa tubig, pag ginamitan mo yan sa mga kitchen fire, lalo yan, lalo pong aapoy yung ano natin. Oh. Yes po. So, basic... Diyan sa area nyo, Sid, di ba dikit-dikit yung bahay nyo dyan? Oh, dikit-dikit, pero may ka naman, may firewall naman. So, I think okay naman na may ganong infrastructure. Pero kandin ako, sinusunod ko rin yung sinasabi ni Sir Hill na good housekeeping. Kasi pag malinis yung paligid mo, nakikita mo yung problema eh. Pero pag magulo yung bahay mo, natatabunan yung mga bagay-bagay na dapat mong ayusin. Talagang kailangan mong
to put things in order, kumbaga. So agree na agree ako doon kay Sir Hill. Yes, yes. Diba, Sir Hill? Firewall yan, Sir Hill. Paano yan? Yung mga sinasabi ni Sir Sid na firewall. May mga, ano ba yan? May mga provision pa yan. Pag, during your inspection sa fire, pag nagsasurvey kayo na, o audit kayo ng fire safety, ano ba yung pwedeng ma-share mo sa mga taong bayan na dapat nilang sundin? Mga panuntunan ng BFP na pwedeng nagbabiolate na sila, hindi pa nila alam eh. Yes, sir. Yes, sir. Tulad na nung ano, no? Tama po kayo, sir. Itong good example nito, sir. Ang firewall, sir, ang tanong mo sa akin na yun, yung firewall. So, if you physic, necessity po talaga yan, sir, na dapat meron po tayong firewall, lalo na pag ang identify has, once na yung in your community, nakita mo, oh, ito pala yung palibot ko. So, dapat kin-observer ka na rin po. Maraming has, in what way? Eh, ito yung nakapalibot sa akin, mga light materials. Eh, hindi mo naman natin i-ano yan, sir. Hindi naman natin pwedeng i-implement yan. Oy, dapat kayo, yung bahay nyo, dapat may firewall. So, if kayo po mismo magpapatayo ng bahay at meron naman kayong resources, no? Na pwedeng pagtayuan ng firewall, yung ano, just to save your houses from other houses, pwede po yun. Pwede po nating ano yun. Pwede mong i-implement yun. Kasi actually, dito sa Orban, sa NCR, dito na tayo nahihirapan. Actually, lalo na pag sa informal settlers, di po ba? Nandyan na yan eh. Ito yung community nila. So, din na natin yung firewall na sinasabi natin, kahit na i-remind natin yan, sir, hindi rin nila yan masusunod dahil doon sa lack of resources. Yun yung pinaka-ano natin eh, resources management. Eh kung walang resources, kahit i-implement mo yan, hindi sila, hindi susunod ng tao yan. Pero, yung mga ano, Sir Hill, yung mga, yung pagpasok ng mga line ng kuryente sa bahay, ano bang dapat observe dyan? Of course, yes. Bukod dyan yung mga, ano, mga nagja-jumper, ano? Pero yung standard na linya, ano ba yung mga dapat nilang sundin na panuntunan dyan? Yung, bukod dun sa nagagawa ng octopus, yung paglilinya ng kuryente, ano ba yung mga basic na pwede nilang malaman? Okay, Sir Jerry, no? So, magandang tanong po yan. So, although I'm not an electrical engineer, in my professions, I'm a registered nurse and AMT. So, dito po, papasok yung mga electricians natin. Yung certified, no? Di yung nagmamarunong, Sir Jerry. Kasi yung, once you consult an certified electrical technicians, sila nakakaalam doon ano ba ang dapat pwede dito, ano po, ilang bang kuryente o ampere na dapat ilagay natin dito sa specific type of houses. Kasi iba't-iba pong ano yan, iba-iba pong ampere na tinatawag yan, iba yung distributions ng electricity. Ang nakakaalam po talaga yan, yung certified electrical technicians. And then, dito sa community, Sir Jerry, dagdag ko lang kasi nag-respond po kami. Ito po ito po, simple lang po ito, nagsiga lang, Sir Jerry, ng dahon. Mm-hmm. Si nanay, no? Nagulat po kami nung pag-respond din namin kasi nga, pag once na, any kind of fire, respondian po namin yan. And then, pagdating namin doon, nagsiga, Sir Jerry, kahoy. Mm-hmm. No? So, upon the investigations na sabi daw po nung may-ari ng bahay, yung kabilang bakod, si nanay daw po inagsisiga ng dahon. Ngayon, nung nagsisiga sila, sa sobrang init, nag-apoy yung dulo ng kahoy. No? So, anong nangyari po, Sir Jerry? Nataranta yung i-respondihan namin bahay. So, ito, ano po naging problema? Dahil po sa pagsisiga, hindi alam ng tao na ang pagsisiga pala ng dahon ay bawal na. Pinagbawal na po yan sa DNR. Na yan, no? Yes po. Opo, bawal na po yan, Sir Jerry, na magsisiga ka. And then, lalo na pag mayroong pampaburo doon ng lamok. Dahon? Yes po, kailangan po ng permit or clearance ng sa Bureau of Fire po yan, Sir Jerry. So, in that a simple scenario, Sir Jerry, it will create, no, major problem.
And then what is by studying of that major problem, ano bang root cause doon? Pag-aralan natin, ano bang root cause? Dahil po kakulangan, hindi pala alam ni nanay, no? Although na dahil na po nagkaugalian na by culture si nanay talagang mahilig mag ano, di ba po eh pag matatanda na mahilig na magpahuso. So hindi yes po, hindi po alam siya. Naipon yung dahon, sinunog na. Yes po. Yes po, sobrang init po, Sir Jerry. Kaya alam naman natin yung climate change eh, sa totoo lang in every sa bawat sunog po meron din pong epekto yan sa global warming natin kasi it will produce greenhouse gases. Di po ba? And then it will affect the climate change. Kaya po ang taas ng temperatura natin ngayon. So madalas, mas dalas po talaga merong mga hindi maiwasang sunog. And then sa sunog naman po, Sir Jerry, major problem talaga yan. Ang major problema kung bakit ay nagkakaroon ng sunog once kapabayaan. Alam mo eh, alam natin kung ano dapat, yung dapat mong gagawin, pero dahil sa pabaya ka, wala kang good housekeeping dyan sa bahay mo, ang nangyayari na lang po eh, ano, wala kang sipag, wala kang tiyaga, pabaya ka sa trabaho, sa bahay, kahit saan. What is isa yung sa pinaka-problema, yung kapabayaan mo. Pag nagpabaya ka, it will create fire in your houses. Kumari po, nag-iossi po kayo. You are not responsible smoker. No? Tapos, nakainom pa. Tapos, nag-iossi. Tapos, nabiglang nakaligtaan. Pabayaan mo ngayon. Yung napabayaan mo mga kandila, napabayaan mo pagluluto. So, yan po yung mga problem. O dyan po, nagsisimula na nagkakaroon ng sunog sa bahay. Yung kapabayaan. Anong dapat paguhin? Ugali, attitude. Yung karakter ano mo ng tao. Sabi nga ng, sa kasabihan natin mga Pilipino, mga nakawan ka na ng ilang beses, huwag ka lang masunugan. Yes po. Yes po, Sir Jerry. Talagang lagi mo namin sa property mo. Very yes. Critical pa na makasakit or even makamatay pa lang mga tao. Yan. Yes po, Sir Jerry. Opo, opo. Sa totoo lang po, Sir Jerry, ano, yung karamihan pong yung nagiging casualty sa sunog, yung mga bahay na they are more focused in security features. Yung may bakod na, dinugli pa yung may bakod na sa labas, may security na may aso pa, tapos naka-grill pa yung pintana. And then in case of fire, hindi na makalabas. So yun po yung mga pinaka-problema. So nasunog na yung ari-arian nila, and the same time sila po minsan talaga in based on my actual experience, Sir Jerry, talagang nangyayari po yun. Hindi sila nakalabas dahil po doon sa mga naka-grill, no? Over parang yung over pinaka-late siya ta, Sir Hill, yung bata, no? May bata nakadungo pa sa bintana na helpless yung mga neighbor hindi matulungan kasi yung grill, no? And then yes, yung po, hindi yes. Natin makakalimutang storya, yung anak ni dating speaker Joe De Venecia, di ba? Yung Yes po. Yes po, si Sir Jerry. Tama po. Lahat ng po yan ay minsan, yun po, yung gaya nga po sinabi ko po, dapat kung meron kang grill sa bahay, lalo na pag may bintana at wala kang secondary exit in your door, kasi mostly yan, nangyayari yan sa bahay. Di po ba, Sir Jerry? Kasi bilang dito kasi sa NCR, Sir Jerry, karamihan sa atin dito na job seekers. Di po ba? Kung ako ay pumunta sa Maynila upang magtrabaho, hindi po ako makakapili ng bahay sa gusto ko. Tama. Di po ba? So, ang yes po. So, ano mangyayari? Ang tanging ma-advise ko lang po, dapat kung ikaw ay nandyan na sa fire hazards area, dapat ikaw din mismo gagawa ka ng paraan kung paano mo malilisin o mitigating actions or measures na mabawasan yung fire hazards na yon. One good example, kung ang bahay mo na tinitirahan mo pala, niririntahan mo, nakagrill lahat yan, pati bintana, baka po pwede, ma'am,
Sir, baka po pwede po bigyan na dito sa bintana, lagyan po natin ng butas dyan, anak. Pwede po kaming makalabas in case na may sunog. Fire exit, ano? Opo. Mga boarding house, po. Ano? Mga boarding house. Yes po, Sir Jerry. Simple lang po yan. No? But, in case of fire, malaking tulong po yan. Yun lang po ang... Anyway, Sir Hill, napakarami nating pwedeng ma-discuss. At sa mga susunod na meeting natin, sana maka-attend ulit, maka-invitan ulit namin tayo. No? Sige po, Sir Jerry, para lang makatulong. Yung dito sa ating tao, no? Programa, ang concentration natin dito, yung paghahanda ng bawat pamilya. Sir Hill. So, with that word, hingi kami ng parting word sa iyo, Sir Hill, kung ano pa yung mga pwede nating ma-share sa susunod nating programa. Go ahead, Sir Hill, sa parting word mo. Ngayon po, sa lahat po ng tagapakinig dito sa programang ito, kami po ay nagpapasalamat. No? Just continue to listen our program, this kind of program, dahil kami po ay nandito po kami para po ay mag-impart ng ano po yung natutunan namin at base sa aming karanasan at may impart namin sa inyo para ay makatulong kami sa inyo. At sa ganung paraan, sa simpleng paraan, may iwasan natin yung mga possible na like for example, fire, may iwasan natin yung mga sunog na nangyayari dito sa ating kapaligiran. And then, at the same time, kung may iwasan natin yung sunog, ma-preserve natin yung buhay natin, ari-arian natin. So, ganun lang po ang kasimple. And then, at the same time, continue to reach out, to reach this kind of program. Kasi po, nandito lang po kami, kung meron pong, nandyan, si Sir Jerry po lagi nag-facilitate dito, kami ay handang tumulong para po sa ating kababayan. So magandang, once again, magandang hapon po and stay safe always and God bless. Ayun. Ayos. Maraming salamat, Sir Hill, at abangan po sa ating susunod na episode yung iba pang mga tatalakay natin tungkol sa pag-iingat sa sunog, yung mga ibibigay pa ni Sir Hill. Sir Sid, your parting word for now. Marami pa tayong i-discuss sa susunod na episode. Bigyan mo lang kami ng pag-aabang ano pa yung mga pwede mong i-discuss sa susunod nating meeting, susunod nating episode. Hindi naman ako magpapaalam kung magkikita pa tayo ulit. So, pero ang advice ko lang next meeting natin ulit sa ganito, pwede tayong mag-usap tungkol sa paano mag-manage ng medical emergencies, lalo na sa panahon ngayon. Mahirap kumontak ng ambulance services ngayon. Maliban na lang kung nakapartner ka na sa isang private EMS mo. Challenge na challenge ang mga resources natin sa government ngayon. Pero sinusubukan naman nila as much as possible respondihan lahat. Another thing is any emergencies na sa palagay nyo na mahaharap natin o ng family nyo during this pandemic, pwede nating pag-usapan yan. So next time, kung meron kayong specific questions na gustong itanong, pwede nyo kaming tanungin. So hopefully magkita-kita tayo ulit dito at makapagkwentuhan tayo ulit dito ni Sir Jerry at saka ni Sir Hill. Okay, so, yun. Thank you, Sir. Big sabihin, open na open yung ating dalawang matitikas na kasama. No? By the way, nakalimutan ko ipakilala si Sir Hill. Siya po yung presidente ng Manila Search and Rescue Team, yung community first responder natin. So magkakaroon po ng memorandum of agreement yan kasama ng National Society for Search and Rescue na kung saan ay si Sir Sid naman ang president. George Truly po ay president naman ng Search and Rescue Unit Foundation. Maraming salamat sa inyong dalawa, kasama din si Doc Boots kanina, medyo busy. Abangan po sa susunod nating episode, kasama po ulit natin yung ating dalawang kasama ngayon. At medyo malalim-lalim na yung pag-usapan natin, yung sinabi ni Sir Sid, yung mga emergency, paano nyo i-manage yung mga emergency sa loob ng bahay, at yung mga bibigat na
na maging pagsubok natin, lalo na sa pag-manage na sugat o anumang indulto na makakamit natin sa ating katawan, lalo na sa panahon ng pandemic. Maganda pong mapag-usapan sa susunod natin. With that po, nagpapasalamat po tayo at abangan po ang ating mga episode na yan sa ating social media. Tayo po ay mapapakinggan sa Spotify, Apple Podcast, sa Amazon Music, dito po sa Filipino World Channel, at sana po ay maging maganda ang inyong maging experience sa mga susunod na araw. Mag-ingat po tayo sa pandemya at sa mga iba pang mga problemang pumapasok sa ating buhay. Mag-ingat po sa sunog, at lalo po napakainit po ngayon. Mag-ingat po tayo. At kung meron po man kayong pwedeng may tulong sa aming foundation sa programang ito, nandyan lang po sa baba yung aming mga accounts na kung pwede po kayong magbigay ng donasyon kung ano man ang inyong kakayanan. Maraming salamat po ulit sa susunod po sa nating pagkikita. Diyos mabalos, Diyos tiagni na kada kayo amin apo. Bismillahirrahmanirrahim. At happy Hari Raya po bukas, Thursday dito sa Pilipinas. Bye-bye na po. Wave-wave tayo, Sir Sid, Sir Hill, wave-wave. Thank you very much sa mga nakikinig. Mabuhay ang Pilipino, mabuhay ang Pinoy.